kanina ko pa kinikwento sa inyo yung mga nakakabilib na pencil sculpture na ginagawa nitong ating guest mula Bicol. Kasama natin si Renz Guevara Calalo. Hello, Renz! Naku, ang hirap mo kontakin. Ay, wala mo kasing signal dito. May na po. Oo nga. Hindi, okay lang. Pero ang tanong ko, kailan mo sinimulan ang pagkahilig sa pencil sculpture na tinatawag? Anong September lang po. Ngayon pong September 15 po. Ay, anong nagbunsod sa iyo para gumawa ng ganitong klaseng art? Yung ano po kasi nung kumakain po ako, tapos po, naisip ko po na si Inang Peña Francia po kasi darating na po yung festival niya po. Festival niya rin po kasi. Ayun, so tama nga ako, Birhen ng Peña Francia, yung una kong nakitang gawa mo. Opo. Ayun, gano'ng katagal mo ginagawa ang isang likha? Yung pong kay, Inang Peña Francia po, 20 to 25 minutes po ata yun. Wow! Di ba mahirap i-control yung lead ng lapis? Mahirap po. Oo nga. Bakit naman, madaling maputol. Oh. Bakit ito napili mo? Nakita ko po kasi sa TikTok, tapos yung po mga post ng iba po na gumagawa po sila ng ganun pong nag-sculpture sa lead po ng pencil po. Akala ko kasi, 'di ba, nag-sketch ka eh baka marami kang maliliit na lapis para kaya ginawa mo ng sculpture. Ay, hindi po. Ay, meron hindi po akong ibang gawa na naman po. Sumunod po dun sa Inang Peña Francia po, mga sculpture rin po sa lapis. Binibenta mo ba ito? Hindi po. Ay, collection lang? Opo, yung lang po. Pag free time po, ganun po. Ay, ganun. Gano'ng katagal ang bago mo matapos ang isang gawa? Yung una po, yung first ko pong gawa, yung 20 to 25. Tapos yung mga sumunod po, may mga 30, tapos 1 hour na po. Bakit tumatagal? Yung yung detail po kasi yung yung ginagawa mga tao po, full body po ganun. Ayo, anong pinakamahirap mong gawa? Yung pong yung si Jose Rizal po ganun. Ay, merong Jose Rizal, hindi ko naman kasi makita 'to, napakaliit. Siya, meron kang gawa ni Jose Rizal, anong posing? Yung nakatayo po. Yung nakatayo. Ito, si Birheng Peña Francia. Itong nasa picture. Po. Yan. Ayun. Balak mo bang gawing negosyo ito? Hindi ko alam kung may bibili. Ganun to. Bumalay mo. Iba-iba rin ang trip ng mga art collector. Ha? Pero bukod dito sa pencil sculptures mo, meron ka pa ang main mo talaga is sketching. Opo. Portrait po. Ganun po. Portrait. Yun, nagko-commission ka doon. Opo. Ayan. Saan naman makikita ang iyong mga gawa? Sa Facebook lang po yun. Sa Facebook? Anong hahanapin? Anong hahanapin sa Facebook? Renz Guevara Calalo lang po. Renz Guevara Calalo. Ayun. Magkano magpa-commission sa'yo? Depende po sa picture po, ganun. Depende sa picture. Wow, alam mo, ha? At sa size din po, sa size po. May A4 and A3 size din po kasi akong ginagawa. Ginagawa. Ilan taon ka na ba, Renz? 21 po. 21? Tapos ka na mag-aral? Hindi pa po. Nag-stop ako ngayon. Pandemic po. Ah, pandemic. Kailan mo balak bumalik ng pag-aaral? Ngayon pong second semester po. Ah, anong kurso mo? Abel po ako. Ano na? Abel po. Ano yun? Ano po yun?
So, tungkol po yun sa English kasi nakalimutan ko rin po kasi. Ayusin mo yung ano, kursong kukunin mo. Okay. Ano po kasi yun, napilitan lang po kasi ako nun kasi po, ano noon, ano na po, puno na po lahat yung ano, slot ng ano, tapos yun na lang po yung libre po. Ah, ganun ba? Ah, okay, sige. Papalitan ko nga po ng course, papalitan ko po nga yung second sem yun. O sige, sige. Anong balak mong kuning kurso? HM po, BS HM po. Hotel management? Opo. Ah, okay. Akala ko naman eh, tungkol sa arts, ang iyong kukuning tawag dito, kurso, dahil sa iyong inclination. So, pero nasa sa iyo yan, kung saan ka masaya. Maraming salamat. Good luck sa iyo rin. Sana sa susunod, eh, meron ka ng ano, sarili mong tawag mo dun, exhibit, no? Opo. Alright, sige. Thank you so much. Ating pencil sculptor na si Renz Guevara Kalalo mula Bicol. Push mo yan!